So ayan. Baka po yung iba sa inyo no, nagtataka bakit na umaga at gabi lang po kami na mimisting nyo. Ito po ay para lang makatipid ng tubig. No? But in this case, ngayon po, tanghaling tapat, nagdidilig po ako. Mimisting po tayo. Bakit po? Kasi po, hindi po kami nakapagdilig kanina umaga. Umambon daw po. Pero ngayon ko lang na-check na hindi pala ganun kalakas. Umambon. So, hindi po siya sapat para no, ma-ano po, no, mabigyan ng moist yung mga ano, maliliit po na pat. Nagda-dry po. So, kailangan po nila ng kahit pa paano misting. Hindi na po kami na lalagay po yung tubig sa tray. Yung tubig po na nakukuha po nila sa pag-misting, ayun na lang po yung ano, naiiwan po dun sa tray. So, ma-imagine nyo po na very minimal lang po yung nare-receive nilang mga tubig araw-araw. Ito po ay importante. Bakit po? Kasi po, kung ito po ay masyadong maraming tubig, no, at lagi lang silang nakababad, madali pong buhay kung ganun eh. Pero, mapapabilis rin po yung buhay ng inyong mga carnivorous plant. Kasi, ito po yung magiging cause ng water lag, then it will lead to root rot. No? At, ano po, mawawipe out yung inyong mga plants. Lalo na kung kayo po ay sabihin nyo eh, hindi po talaga maingat. Kasi yung iba, kala nila, okay lang yan. Water tray lang lagi yan, mga ganun lang. Kasi iba sa atin talagang busy. Pero po, no, yung pagsisisi po kasi nasa huli. So, mapapansin nyo yan sa huli. Doon nyo na makikita yung epekto nung laging matubig yung inyong mga carnivorous plants. Makikita nyo, unti-unti na po na lulusa ko na yung inyong mga plants. So, kailangan po balanse. Hindi masyadong dry, hindi rin masyadong basa or naglalawa. Kailangan nga po, yung laging sinasabi natin na to is moist, no? But not too wet. So, yung mga pat na to, walang talim pong iba dito. Ingatan ko lang kasi may mga live spag ng buhay. Magagamit ko po yan no, sa mga pinag. Kita niyo po yan, may mga patagin na po po eh. So, hindi po laging successful sa pag-aalaga ng po eh. At ito, alam ko ang postre na nag-ano sila na tayo. Hindi dahil kulang sa tubig. Kundi, sobra sa tubig. Sarasin niya po, pag nasobrahan kayo sa tubig, laging babad, no, natutuyo po yung kanyang rhizome. Successful kasi sa failure, which is favorable po sa atin kasi first time din natin itry, pero okay naman naging outcome. At diyan po sa pag-try ng mga sarasinya na yan, marami po tayong natutunan. Natutunan po natin na hindi dapat laging basa yung mga video. Tunan natin na ngayon nga, hindi dapat laging water lag. At hindi ibig sabihin malaki yung rhizome, successful na, na pwede natin papayaan. Kahit po specs of rhizome lang yan, well drain yung inyong medium, no? Magiging successful po yan. Ito pong cultivar na to ay mga napaparami po siya ngayon.
kasi hindi sila bumili ako ng marami na ito. Mahalating po talaga. Kaya po yun, mahalaga po na yung mga bibili nyo po, may pinababalak talaga mag-start ng buy and sell ng mga personal na magpapagito ito. Bili nyo po yung mga madaling paramihin, yung mabilis sa market, sa mga baguhan. Kasi po mas maraming baguhan po ngayon no, kaysa dati. At mas madali po ipropagate syempre yung mga mura. Mura, malaki, makulay. Yun po ang tatlong na, tatlong ano po, mga gusto po ng mga bago na pumapasok dyan. Kahit naman tayo, di ba? Isa po tayo, may promise na natin. Nagkaharap tayo palaging malaki. Mura. Ang hilig tumawag. Natin dati na technique po sa alien para po inyo pong maparami at mabuhay no? Total nagdidilig-dilig lang naman tayo dito at gusto nyo pong matuto, hindi nyo po masyadong maririnig yung boses ko pero sana na, magets nyo kasi po eh, mahalaga po ito eh. Medyo baka hindi daw talaga ako naririnig kasi yung microphone eh, nasa likuran. So, ang technique sa alien para inyo pong mabuhay, no, ito po. Kailangan po, medyo malapad po ang inyong paso, no. Kailangan sobrang lalim pero malapad. Kasi po bakit? Una-una, malalapad po yung mga traps ng alien. No? Pangalawa, ngayon ko, sa dami-dami po ng cultivar, alien po yung pinakamahirap i-fully outdoor, lalo na pagka nasa maliit na paso. Hindi po siya yung pinakamahirap, pero po, pagdating sa maliit na paso, siya po yung pinakamaarte. Gusto niya po malaking paso sa alien. No, ewan ko po, no, anong sabi ko nga po dun sa kausap ko noong nakaraan, no, ay alien po talaga yung cultivar ng alien. Kasi po, no, kakaiba po siya kalagaan. Green cultivar ang alien pero yung paglaki po niya eh, hindi ganun kabilis. Zombie siya. Ang hirap. Bahay nga lang hirap. Papalaki yun pa. No? Pero ngayon po, successful na tayo sa pagpaparami po ng alien. So, yung iba pong cultivar na mahirap alagaan ay cocky lodge,
pati Waki. So ayan, yung pinakamahirap po alagaan para sa akin ay yung Waki traps, no? Kasi po eh, ayan po yung cultivar na medyo nakakatakot para sa akin, kasi uubusin niya muna yung kanyang original na traps, no? Ano ba, binuli kayo sa akin, uubusin niya muna po yung kanyang original traps na meron siya, tsaka siya magpo-produce ng mga panibagong mga healthy growth, which is para sa po sa atin, no? Nakakatakot po yun, kasi baka hindi na magpabuhay, no? Hindi na bumalik, no? Pero po kung tsatsagayin nyo ay mabubuhay nyo po yung Waki traps, no? Ang technique lang dyan naman sa Waki ay ilagay nyo muna, huwag nyo pong hayaan na nakatutok po siya sa ano, sa araw, yung pulsan po talaga na walang cover, no? Iwasan nyo po yan, pero hindi ko sinasabing imposible, kasi yung mga Waki traps po dito po pulsan, no? Ang kagandahan po sa pulsan na Waki, pula, namumula. So kung di pa kayo nakakakita ng pulsa na Waki, sikapin nyo po na mapulsa nyo yung inyong Waki traps. Ito naman po yung ating Bladeners na nakuha natin sa isang mother plant. Pero ngayon po siguro eh 30, 40, 50 Bladeners na yung nakuha natin sa isang mother plant na yan. Marami-rami na rin po kasi tayo na-release yan, no? From last year pa hanggang ngayon, halos ubos na yung Waki traps natin, ay Bladeners natin na pang-release. Pero marami pa tayo dito ng stock na pwedeng i-release. Pero nga, may panapanahon yan eh, bawat cultivar kung kailan sila mabili. So ayan lang po, napakasimple lang po ng ano, setup namin. Yung tanging maintenance nyo ay diligan siya araw-araw. Hindi na po namin matignan to ng isa-isang pot. Pero God's grace po, lihira naman po yung mamatay. Kasi kung lagi niyang dinidiligan, no, lagi naman yung makikita nyo kung meron na nangingit eh, no, madali po makita kung may problema. Pero po yung mga mamot, no? Kaya po konti na lang stocks natin ng mamot na for sale eh. Tuloy baka isa, dalawa, wala pong limang ready for release na meron na tayong mamot. Pero ang kagandahan po sa mamot, ang bilis po nilang paramihin, madaling lumaki. After few months, meron na naman tayong yan. Ang isa po sa mga paborito po namin na cultivar ay itong Scarlatin. Kasi po yung Scarlatin, no, nakaiba po yung kulay niyan. Yung inyo pong, meron na po kayo niyan dati. O, meron na kayo ngayon yan. Ganda po niya, no? Green, tapos may batik-batik na pula. May time din na pure red sila. May time rin na mag-green sila pag wala masyadong araw. No, kaya po, isa po sa mga paboritong cultivar yung Scarlatin. Hindi siya ganun ka-fast grower. Hindi rin siya ganun kadaling alagaan, pero hindi siya kasing hirap ng ibang mga nabanggit ko kanina ng mga Venus flytrap na cultivar. So napakaganda po niya. So wala, kaya nga po ako, wala akong malaking mother plant ng Scarlatin kasi laging nabibili. Iba naman, no, sa mga kaibigan natin, hindi natin maintindihan talaga na ibenta yung mga mother plant. Ayan po yung paso natin ngayon, square white pot na napakatibay. Isa po sa mga dahilan kung bakit ganito yung ating pot ngayon, dahil pagka sinisip po yan, hindi po mahirap po isip yung mga malalambot na paso. Pero po kung kayo magpapalaki sa mga elastic na paso, okay rin po yun, no? Pero pag isip nyo, ilipad nyo po sa mga matitigas na paso para po mas mataas yung chance na mag-survive sila during the travel po. Ito pong mga ano, nasa ano natin ngayon ay mga ano po yata ito, Sinagtala and Royal Red. Hindi na po masyado makita pag mga red cultivar, lalo na pag ganito yung lilim niya.
simple lang po yung maintenance namin. At para sa akin po ito po exercise. Kasi kahit na may mga exercise equipment po ko dyan, hindi ko na magamit. No? Sobrang busy. Huwag nyo rin po ugaliin na magdilig lagi sa tanghali tulad ng ginagawa ko ngayon. Ginagawa ko lang po ito kasi kailangan eh. Baka may hindi merong mga pot na walang enough moisture, baka pumatuyo. So ayan po, ganito po yung paraan para inyo pong ma-outdoor yung inyong mga plants. Kailangan masipag kayong mag-misting o merong kayong system, no, na mag-mist po dyan daily, no, twice a day, morning and evening. Pwede ko naman pagawa, pero po nauna exercise ko na po ito eh. Kung wala itong mga padilig-dilig ko, baka ang ginagawa ko ngayon ay nag-online games na. Yan pong libangan ko dati. Ngayon po, pasilip-silip na lang tayo ngayon. Hindi na tayo tulad dati na nag-ahabol sa ranking. So, ngayon. Sa dami po na itong plants namin, no? Kaya po itong kuhain ng 30 minutes pagdidilig. Kaya lang, dahil ngayon po nagbibideo ako kapag nagdidilig, no? Kailangan ko pong tignan at pindutin itong cellphone ko every time na naglilipat po ako na itong malaking sprayer na yan. Bigat po yan eh. So, kapatayin ko, tapos open na naman, ano, nakakatagal. Pero in regular basis, 30 minutes po eh, sobra na. Para diligan po itong lahat ng mga plants dito. Tips sa pagdidilig. Kung nakita nyo po na basa pa yung ano, medium, no? Yun na pong tagalan dun yung sprayer nyo. Or wag na pong ganun karami yung ilagay nyo tubig. Konti lang. Enough para magkaroon ng moisture yung plants. Nakakatulong po sa kanila yun eh, para mas madaling maka-adapt sa sikat ng araw. Ganito kainit. Itong mga gold strike natin, hindi silipin kayo mamaya. Kung may mga nag-success na sa deep pooling, so rhizome propagation natin. Ang mahalaga po pag kayo po ay nagpo-propagate na through rhizome division, to keep, no, yung rhizome na moist. No? Hindi pa malaging basa, pero moist. Kasi pagka moist lang yan lagi, no? So mabubuhay nyo po yung rhizome. Pag buhay po rhizome, hindi pwedeng hindi mag-produce siya ng new plantlets. So ganun lang po. So umpisa po, para nakakatakot mag-divide ng Venus flytrap. Pero kung kayo po'y baguhan, ang gawin nyo po, aralin nyo muna kung paano bubuhayin yung plants bago nyo i-divide dyan. Para po walang sisihan, no? Kasi po yung iba na napasok sa hobby ngayon, gusto agad na matuto mag-divide, mag-propagate, kasi gusto agad nila, no? Siyempre, normal lang yan ngayong pandemic. Gusto natin agad kumita. Pero ang pinakamahalaga po, buhayin nyo po muna. Pag nabubuhay nyo na yan, yung pag-propagate, baka kayo mismo yung maka-discover kung ano po yung mas maganda. At ako po, hindi ko po sinasabi na magaling ako o lahat po na sinasabi ko dito applicable po sa inyo. Ito po ay sharing lang. So, ayan. So, kahit po ako, marami po akong natututunan kahit sa mas bago po sa akin. Sabi ko nga, itong basket method natin na to, na marami na rin gumaya, ay hindi ko po original na idea. Inimprove po natin, pero hindi ko po original na idea. Ito po ay galing kay pangalan eh. Ang dami kasing pangalan nun eh. Pero kilalang kilala po yun sa community natin. Ito pong idea na to, nakita ko po ang ginamit niya ay
Alam niyo po yung pantaki po ng ulam, yung parang net na, parang basket na circular. Yun po yung pinantatakip sa ulam pag ano, bago kumain o pagkatapos kumain, tinatakpan po nun. Parang salaan ng pansit kanto na noodles no, na malaki. So yun po yung ginamit niya na pot planter. Kita ko po na maganda yung naging epekto kasi kahit outdoor, mabilis po niyang na-acclimate yung kanyang mga plants. Nung una, sabi ko baka nagyayabang lang to ah. Baka binili niya ng malaki yung plants niya tapos siya kanya pinupos. Pero po, nung matagal ko po siyang nasubaybayan, no? Kasi nabili rin siya sa akin minsan. Kita ko po talagang effective. Ang ginawa ko, ginaya ko po, dinagdagan ko lang po ng ginawa ko po yung naghanap po ako na paso or yung parang net pot na kakasya po dito sa aking setup na styrofoam box, no? Pero wala pong makita na malaking net pot eh. So kaya po naisip ko basket na lang. Total yung isang basket may size doon na kasya po yung dalawang basket sa isang, ang ganda po, dalawang basket sa isang styrofoam box. So kaya po, so ayun na lang po ang ginawa ko, basket. Tapos yung basket po, bago ko po nilagyan ng medium, nilagyan po natin ng shading net. Yung shading net na po na yun ay para hindi mahulog yung mga maliliit na perlite. So nilalagyan po natin ng net para hindi po masayang yung mga perlite. Dilig sa strawberry na tatlong piraso, dati isa na lang to pero nag-runners ng dalawa. Ito po'y galing kay ano, kay Sir Lau Anthony Lau. So ayan po, ito namang mga Santa Makmak na ano na to, fern, no? Ito po ay galing pa kay Steven Bardis ng Carnivore. Maliliit lang po yan. Ito po yung nasa paso ng mga sanjus dati. Nabili po ako sa kanya ng sanjus dati. Tapos binibenta ko po ng paisa-isa yan. Ngayon po yung aming ginagawa dati. So, sa kanya po galing. Siya po may kasalanan po. Maraming fern dito sa amin. Ewan ko anong alaga niya dati. Ba't ganyan? Puro fern. Pero madali po talagang dumami yan yung mga fern. Sa mga ano, isa pinakamabait no, ng mga hobbies natin yung Carnivore na yan, Steven. Ito pong mga ano, ito po yung mga old home pots po natin no, ng mga sanjus na kahit na ubusin mo yan yung sanjus na yan, time will come na mapupuno uli po ng sanjus yan kasi po dahil dun sa mga old leaf na naging ano po, na tinubuan ng mga plantlets o mga seeds no, na nahulog po dyan no, at ayun po yung magiging next generation ng mga sanjus dyan. Kaya kaya po mapansin nyo, ganun na lang po kami magbigay ng previous na sanjus. Kasi po kung di namin ipipre yan, anong gagawin po namin dyan no? Bigayin na lang sa mga nabili at yung mga dumadalaw dito. So, ayan. Mahilig po ako gumawa ng mga bug setup. Kaya lang inapagaso sa medium. Ayan, natiligan na pala natin kanina yung Shenron. Hindi ko nasabi sa inyo. Na yung Shenron po kanina malaki. Kamaya papakita ko din sa inyo. Nadiligan ko na po. At nandun na po siya sa arawan ngayon. So, kung kayo po ay nagti-tissue culture, ang i-tissue culture nyo po ay mga ano, mga rare. So, Helium Pora na yan. Mga Cephalotus, Genus Flytrap na mga bagong cultivar na walang makuha. So, kasi po, ayun yung mabilis po rin yun, yung paramihin no, sa tissue culture. Hindi po ako nagti-tissue culture, no? Pero nakakabili tayo minsan ng mga bote.
So, ayun po yung napansin ko. Mga Venus flytrap po, maganda po siya sa tissue culture. Pero yung mga sand juice, oh, napakabagal pa rin. Pagka nilabas yun na sa bote, ang bagal po niyang lumaki at lumami. Ewan ko kung may mali po ako nagawa. Ayun po ang aking observation. Mas feasible po ang tissue culture ng Venus flytrap at yung ibang mga rare plants, no, kaya sa po sa sand juice. Kasi yung sand juice, pagka nilabas mo yan sa bote, ang tagal po niyan. Mas madali po, kaya ko po nasabi matagal. Kaya ko po nasabi na matagal, kasi kumpara nyo po sa natural propagation na true seeds, na true leaf pullings, mas madali po silang lumaki at lumami at ma-acclimate compare sa tissue culture. So ito na po yung ating kanina na in-experiment na Venus flytrap na malaki na tinanggalan natin ng new growth and old rhizome. Mamaya po bigyan ko yun ng separate video para dun sa isang tutorial. Ito eh, hindi ko po ito pinlano magdilig ng tanghali. Ito lang talaga, masyadong dry po ngayon. Ito pong propagation, binidyo natin last time na sarasinya, side growing sarasinya. Ito na po sila ngayon. At yung isa po napadala ko na po sa malayo kasi tinubuan na po ng new growth. So ganun po kabinis. So ayan, kailangan lang matyaga, magdilig para mabuhay yung mga plants. Ngayon po hindi ko na po pina-water tray ang aking mga sand juice maliban sa scarlet bell. Kasi po natuto na ako. Ayan. Pero ang ganda po ng ganda ng moss pagka hindi po naka-water tray. Buhay na buhay. Kasi nakakahinga sila rin. So, ito naman po yung plants na ating binidyo last time, na nagkaroon po ng scales and aphids, no? Pero ngayon po napaka-healthy niya. Mas malaki pa siya dun sa niya. Hindi nagkaroon ng peste. Ko, baka maganda po yung paglulubog minsan ng mga sarasinya sa tubig ng isang araw, no? So ito naman po yung ating mga ilang mga nepenthes. Hindi po tayo magaling sa nepenthes, kaya ko konti lang po ito. Kaya po ako hindi nagpapabenta ng nepenthes. Ako po ay merong application sa DNR. At ayoko po na masabi nila na ako po ay hindi nasunod, no, sa kanilang guidelines. Although hindi naman bawal ibenta to dahil ako po ay may mga permit magaling dun sa Future Plant Farm. May transport permit po ito. May Bureau of Plant Industry permit po ito. Kaya lang mas mabuti nang walang masabi. So ayan, mababait po yung mga taga DNR, kaya po gusto ko lang po ma-maintain yung good relationship po sa kanila. Na mababait po sila, huwag kayong matakot kung gusto nyo magpa-register ng inyong mga plants, no? Hindi po yan sila, hindi po yan sila, very approachable po yan sila, ayan, and the common term. Tulad rin po natin sila na mga plantito at plantina, may hilig rin po sila sa mga plants. Pero syempre dahil sila pwede katrabaho sa DNR, so bibigyan po tayo, bibigyan nila tayo ng guidelines, no? So ayan. Yung DNR po na binabanggit ko, ito pong taga Calabar, so mga mababait po yan. Lalo na yung taga 13 at taga main office. So, matatapos na po tayo sa pagdidelay. Huwag po baka inabot na ng isang oras itong video natin. So,
po yung mga Bibles po, hindi ko na-click po po na deliver. Yung Bibles pala, okay, okay na okay pala siya sa ano, yung medyo shaded. Hindi nagiging black. Hindi nagiging black po yung kanyang tangkay, yung kanyang main ano, main branch, no. Kahit po marami na po siyang growth point. Pag siya po ay nasa initan, nagba-brown till mag-black po 'yan. So sa iba po hindi po masaya pagka nag-black po yung body ng Bibles kasi seems unhealthy po sila. Looks unhealthy rin. So ayan po, patapos na po tayo sa pagdidilig. At ayan po. Ganyan lang po ang aming buhay araw-araw dito sa growing area. Kung iniisip niyo po na magastos ang outdoor, hindi po. Pero kung kayo po ay maraming halaman, ito po ay kailangan niyo ng mga system na kailangan niyo po ay automated na. Pero po dahil gusto ko rin ma-exercise, mas maganda na po itong ano-mano. Mas madali na po ito kaysa sa dati namin ginagawa na talagang yung pang-spray po sa buhok yung ginagamit namin dati sa mga plants namin. Na yung pinapump ng manual, ito po ay automatic na chinacharge lang namin. At ayan, pwede mo nang hayaan na ganyan. Pag nakaipit na yan dyan, no, hindi na. Nang mapapatay mo, ganyan lang. Listen mo sa pagkakaano, kabit. Tapos pagka gusto automatic na, ayan po. Hanggat may battery yan, magpapump po ng tubig yan. Hanggat may tubig rin siyang maipapump. So ito pong mga sphagnum moss na napakaganda. Wala pong ano dyan, secret, kundi ayun lang. Alagaan nyo lang sa misting palagi. Gaganda po yan. So ayun lang po. Ganyan lang po ang aming routine sa aming pagdidilig. Pag kayo po magdidilig, galiin nyo po na morning and evening. Huwag po tanghali tulad ngayon, no? Mas maganda po kasi mag-video na maliwanag pa. Para po kita nyo. So ayun lamang po. Bye bye. God bless.